pag pumibisita kasi sa amin, we make it a point na tinuturuan namin yung mga visitors namin about natural farming. Ang survival rate namin doon nasa 85 to 90% po. Wow! So, nakakatuwa naman yan. Good news nga. So, dalawang maipapayo natin sa ating mga taga-subaybay. Tubig na mainit, lagyan ko noong ng produkto mo, wala yung kalamansi, walang lemon. Anong lasa? Kasi nagko-conduct pala sila ng seminar sa mga gustong magpasok dun sa mga hatchery ng hito. Ano ba tong biochar na to? Pwede ba natin pag-usapan? Ano po ang biochar? Magandang araw, ako po si Amy Buica, rito ang Agria ka dyan. Ngayong araw, kasama ko po ang ating engineer at ang chairman po ng SINAG o Samahan ng Industriya ng Agrikultura, si Casendo. Hello po, Rosendo. So, Casendo, hello po. Hello, Amy. Nakatanim ka na ba? Hindi pa. Wala kaming tubig. Ang hirap po pag wala tubig. Nakuha mo naman yung 5,000 mo. Wala. Meron pala yung naka-under for 2 hectares below. Yun pala yun. Hindi yeah, pala lahat mabibigyan. 2 hectares below. Oo. May kasi ito, umasa ako eh. Eh, ano yun? 5,000 pesos yung na... Pero sabi mo sa kung yung ano mo, galing sa ano yun, sa rice tarification. Yung collection ng tari last year. More than 10 billion kasi. So yung remaining, yun ang ginamit ko sa assistant. Uuna nga 10,000 eh. Pinawasan ng 5,000. Nahanap ko yung 5,000 kung saan pupunta. Ako anyway, kasi, matagal-tagal anyway, na halapan yan. Ano siya, bali 2 hectares down. Dapat eh, mga tanggap yung magsasaka. Ibig sabihin yung, ito kasi dapat ano eh, last season pa eh. Kaya nung hinihingi natin sa government yung subsidy din sa palay, yung harvest ng palay, sabi nila hindi kaya. No? Ito, October, sabi nila ibibigay 10,000, naging 5,000. Pero at least, meron. Pati yung mga farmers na nagtanim dati, kasama na. Ah, okay. Hindi lang yung farmers na nagtatanim ngayon. Eh, baka mamaya, hindi alam na mga magsasaka na kasama sila. Mm-mm. Dapat ibigay yun. So, ito ay assistant na galing sa rice tarification law. Opo. Saka kasi alam ko, di ba meron pang mga fertilizer din? Yeah, yung fertilizer, humito yung mga dealer kasi kasi hindi nababayaran. Ay, naku. Naku, pataas pa man yung pataba, dapat bayaran na nila kasi ano eh, in advance ang sistema kasi may coupon para alam ng mga farmers yung hybrid seeds 3,200 per hectare. 3,200 per hectare. Oh, na coupon. Wala sa naman tong nakalagay seed na 2 hectares below. Tama, maski more than 2 hectares kasama yun. Laruhin natin, baka umasa ko ulit. Kaya kasama ka doon. Tsaka yung seeds, kasama ka doon. Kung inbreed ang tinanim mo, dapat 3,000 na coupon. Pag high, per hectare. Per hectare. So kung hybrid, dapat 3,200. 3,200. Eh magkano ang pataba ngayon? Nako. Eh ano na lang, 2,000. Kasya ba 2,000, yung 3,000 at saka 3,200? 2,350 na. No? O di, isang pataba, isang hektare yan. Ako, ito yung hindi mga bagay na tinatawanan na lang po namin ni Casendo, pero masakit po sa ulo to ng ating mga sakit sa ulo talaga. Kasi ang ano eh, ang world market ng pataba, parang oil, byproduct ng oil yan. Tumaas. Mm-hmm. So, yun ang malaking problema. Hindi natin kayang hintuin yung pagtaas ng pataba kasi nationwide yan eh. Hindi lang nationwide. Worldwide ito. Mm-hmm. Kung makikita mo yung presyo ng soya,
tumaas na, no? Alam mo ba yung soya na hinahalo sa fields, umabot ng 50 pesos na ngayon. Dati, nasa 22 pesos lang. Bakit tumaas? Anong mga factors po ang naging dahilan? Ito is yung, ito yung gasolina. Ito yung mga mataas. So, tumataas din yung mga commodities. Ang corn, imagine dito sa atin, umabot na ng 25. Dati, nasa 13 pesos. O, pataas na. Dumadaing na naman si Doc Sosie niyan. si Doc Sosie ang laging. Si Doc Sosie, patayin niya sa rabbit niya. Ano na lang? Damo na lang. Kaya naman lang. Ang maganda dun sa mga romance kung mahal yung feeds, may alternative. Kaya na lang dabok, di ba? Oo. Paano para, yung mga manok? Baboy. Yung baboy, medyo mahirapan ng damo kasi Madre de Agua yung ibibigay natin sa baboy. Ibibigay natin. Nako, sa ating mga kasamahan, meron po kaming episode tungkol po sa Madre de Agua. Kung sumasakit na ang bulsa niyo sa mga feeds, mag-aral po kayong magtanim ng Madre de Agua para mapakain natin sa mga baboy. Yes, mabawasan, no? Ngayon, kailangan yan yung mga ganun. Kasi taas na lang feeds. Yung isang feed sa dati, nasa 1,000 pesos, ngayon, nasa 1,500 na, yung 50 kilos. Ang sakit. Ang baboy pa, di ba? Hindi pa rin naman tayo nakaka-recover from ASF. Ang government sabi, magpa-price sa SRP. Sabi ko, mag-SRP sila dun sa area. Kaya ito, Kakasendo, in-invite natin, medyo malayo dyan sa livestock, no? Pinuha po natin yung speaker ngayong araw, indoor hydroponics naman. Malayo din ito dun sa mga palayan. Dun tayo sa medyo kaya sa ating mga rural areas. So, yun. Dyan sa Manila, yung mga bintana natin sa mga subdivision, gano'n, pwede magpagay. Condo, number one dyan, mga condo, apartment. Meron kasi ako nung nagdinig, apartment nila, talagang isang bintana lang, isang bahay, parang isang floor na yon. Kawawa naman, no? Pero kailangan po natin ng masustansyang pagkain pa rin. So, ito, introduce natin sa inyo ang indoor hydroponics. Meron tayong makakasama na sila nga po ay merong programa at sistema na makakapag-develop po ng indoor hydroponics. Sila po ang ka-team up or ka-tie up po ng mga religious organization po na tumutulong po sa ating mga kababayan. Ito yung mga feeding programs, Kasendo. So, alam mo na, pagka parang mas masarap pa pumunta sa feeding programs, mga lettuce ang nakahanda sa'yo ngayon. Yan ang nakalagay, no? So, abangan nyo po sa aming pagbabalik. Makakasama po natin si Sir Jester De Jos. Ito po ang Agree Ako Dyan. Agree Ako Dyan. Nagbabalik po ang Agree Ako Dyan. Ngayong araw, ang makakasama ko po ay isang batang farmer po. Urban farmer nga po siya. Kasama po natin ang may-ari po ng Genesis 129 Farm Urban Farm site po ang mga project nila. At siya po ay 30 years old. Kasama ko po si Sir Jasner De Jos. Hello, sir. Hi, good morning. Thank you very much for having me today. Good morning, sir. Sir, Genesis 129, ito ay galing sa Bible. Alam naman natin, Genesis is creation. So, bakit ito naging pangalan ng iyong farm? Genesis 1:29, from the book of Genesis, chapter 1, verse 29, God said, I have given you foods that bears fruit and seeds in it for you to have all your food. So, we are promoting more plants to be eaten by the communities and the people for us to have a healthier life and a happy life. Yung po nating ating sistema ng pagkain ay ginawa para po sa pagkain ng mga halaman. Kaya naman po puspusan po yung aming pagtaguyod sa pagkain ng gulay para po sa mga
nangangailangan at saka sa mga may problema sa health. Yes. Yan, napakaganda na inyong paliwanag. Sir, ang aming show hindi na bago pagdating dito sa urban gardening. Didinig namin yung hydroponics, iba-iba pang klase ng o sistema pa. Meron pang rooftop gardening po na tinatawag tayo. Pero yung sa'yo, meron kang tinatawag na indoor hydroponics. Can you tell us more about this? Indoor hydroponics falls under controlled environment agriculture. This is a technology-based approach towards food production. Sa indoor po kasi, there is a absence of sunlight, natural sunlight. And this is much more practical for those who doesn't have any space na hindi nasisikatan ng araw. Pero marami tayong factors na kailangan i-consider. Katulad na temperature, carbon dioxide, nutrients, and then yung light. So sa indoor growing, we are using artificial sunlight. Yung artificial sunlight nyo, ano-ano yung mga pwedeng gamitin dito? Ang pinaka-practical po na pwedeng gamitin is LED or light emitting diode. Meron po tayong high intensity na mga lights na po pwedeng gamitin, kaya lang mas mataas ang consumption sa kuryente. Kuryente, oo. Kaya pinupush natin yung paggamit ng LED lights rather than high intensity lights. Mm-mm. Sabi mo, meron tayong mini-measure dito. Tulad ng carbon dioxide, tama? Yes. Carbon dioxide, kasama po siya. Kailangan po ang presence ng carbon dioxide because ito ay isa sa mga kailangan ng halaman para makapag-produce ng sugar. Sugar po ang pagkain ng halaman. Mm-hmm. Through combination of the light, the carbon dioxide, and the nutrients from the water. So without carbon dioxide, nahihirapan po mabuhay ang halaman. Yes. Itong indoor hydroponics, parang masyadong marami siyang binali pagdating sa traditional farming, no? Alam mo yun, yung hydroponic itself, hindi ka gagamit ng lupa sa pagtatanim. You're going to use solution. Tama hydroponic po. Solution, nutrient solution. And ngayon, ginawa mo pang indoor na hindi ka naman ngayon gagamit ng araw. Totoo po yun. Marami pong approaches when it comes to indoor growing, no? Bukod po sa hydroponics, pwede rin naman pong organic farming or natural farming. Although, critical po dito ang sunlight para matawid na organic, pero possible po tayo makapag-grow pa rin naman with soil, even indoors. Ang pinakaibahan lang naman po ng na environment sa greenhouse grown po na mga gulay at saka po doon mismo sa loob ng kabahayan ay yung ilaw na ginagamit. Pero yung pong proseso ay pareho pa rin po. Ginagaya lang natin yung function ng sunlight. Ano ba? Ang sunlight, ilang percent ng sunlight ang kailangan ng isang halaman? For leafy vegetables po kasi, kailangan lamang po niyan ay around 12,000 to 30,000 lumens. Lumens po is unit po kung saan nasusukat natin yung visible light. Pero kung sa sunlight po ang gagamitin natin for growing, kailangan lang po ng 4 to 6 hours na exposure. For green leafy vegetables po. Pero pagka po fruiting plants, for example, tomato and eggplants, kailangan lang po nito ng 8 to 12 hours. Full sunlight. Yung exposure sa sunlight is 4 to 6 hours, di ba? So pagdating sa artificial light natin, gaano ang exposure niyan? 24 hours ba? O merong time lang talaga? 12 to 14 hours po. 12 to 14 hours. So kung gagamit ka nga ng lights na hindi katulad ng LED, malaklik nga yung magigasa sa support ng kuryente. Opo. Opo. Maaari po nating makontrol yung pagbukas ng sunlight or ng artificial light, yes, through automatic timer. So may mga components up dito na rin. Oo. Yep. Actually, doon po sa aming mga indoor systems, you are using programmable timer.
So kahit na wala kami, malayo kami, nasa fieldwork kami, prepared automatic ng bubukas yung artificial sunlight. Oh. Ano so, yan? Namomonitor nyo na rin kahit na malayo kayo kung bumukas o hindi bumukas yung ilaw? Possible po yun. Pero yung ginagamit po namin is Sino timer. Sino timer is programmable timer na pwede mong iset kung ano oras at hanggang ano oras lang siya nakabukas. Bago yan. Bago yan. Susunod, masalmin natin yung didiscuss natin yan. Sir, nabanggit po din is carbon dioxide. So, paano ko naman kayo nag-create ng carbon dioxide? So, meron po devices that is used for producing carbon dioxide directly inside po doon kung nasaan po yung mga yung indoor hydroponic system. But carbon dioxide is naturally occurring compound kung saan maraming tao at maraming hayop. So, kaya naman po yung mga indoor hydroponic system sa mga bahay, mainam po ito na nakalugar malapit sa bintana kung saan merong hangin na dumadaloy para po sa natural occurrence po ng carbon dioxide. Okay. Let me use my imagination. Ang inyong indoor hydroponics, hindi kailangan na dark room. Opo. Hindi po kailangan dark room na closed, na walang bintana or walang pinto. Yeah. Yung indoor hydroponics, may lupa pa rin ba ito? Or gamit yung coconut husk or plain water lang? Maraming substrate po tayong pwedeng gamitin. Ang halaman po, ang kanyang tunay na kailangan lang naman po is sustansya. Pero kailangan siyang tumindig. So para po siya tumindig, maaari po tayong gumamit ng cocopeat, pwede po tayong gumamit ng foam, or pwede naman pong walang gagamiting foam or any substrate possible para po tumindig yung halaman, kundi butas lang. Parami pong methods na po pwede. Kung ano po yung available na materials sa rural or sa urban, yun po yung mas practical gamitin. May mga pinagtabasang, for example, mga foam, possible pong gamitin ng foam. Kung meron po tayong coconut pit na available sa area, possible din po yan. Pwede rin naman pong tissue. Pwede rin naman pong cotton, damit. So, possible po. Marami pong materials pwedeng gamitin. So nagtra-transplant pa ba kayo? Kasi may nakita ko sa Taiwan, isa doon. Yung puto, linalagay dun sa pome. Tapos, paglaki ng konti, yung pome, dinediretso dun sa styrofoam. No? Tapos, tubig na lang. Paano bang pagtanim ng hydroponic? Convenience-wise po, mainam po ang direct sowing. Doon po ipupunta mismo sa substrate. Kaya lang, pinopromote po natin yung environment-friendly na method. Kung itatanim po natin diretso sa foam, masisira po eventually yung foam. Ibig sabihin, bibili po kayo ulit ng foam. Unlike kapag ka po kayo ay nagpunla doon sa organic material, for example, cocopeat, at itransfer po ninyo sa foam, nakaipit siya sa foam, marireuse nyo po yung foam kasi yung ugat po ay nakalampas doon sa foam. So ito is yung foam may butas, di ba? Tama yun? Yung foam po meron pong hati sa gitna yes. Para po siyang ipinalaman. So ipapasok yung parang transplanting, ilalagay doon sa gitna. Opo, iipit po natin doon sa hati ng foam. At saka po natin idadiretso sa butas kung saan meron pong tubig na dumadaloy o kaya naman po tubig na standing water lang po. Meron po kasing recovering and non-recovering system po. Ibig sabihin, passive po yung tubig, hindi gumagalaw, and meron lang po flowing. Recovering is flowing water, recirculating po. Yung temperature ng tubig, siyempre mas malamig yun compared dun sa temperature sa labas. So, ano bang advice temperature dun sa tubig? Ang optimal water temperature po is 18 degrees Celsius up to 26 degrees Celsius.
kapag ka po bumaba ng higit sa 18 degrees Celsius, hindi po ma-absorb lahat ng nutrients. Kapag ka naman po sumobre ng 26 degrees Celsius, hindi rin po ma-absorb yung ibang nutrients. Kaya ang reason nito ba, kaya indoor para at least mas malamig? Ano ba yun? Ang indoor po is practical po sa mga bahay na wala po talagang space na mapagkataniman na meron pong presence ng sunlight. Ang indoor hydroponics po would mean expense because you are going to invest on materials and electronics in order to produce food. Pero wala ka ng cooling system ito? Hindi na po kailangan for household. Pero kung commercial po ito, makangailangan po. We are using chillers po sa commercial production. Yeah, kailangan ito ng fertilizer, di ba? Anong gamit 'yon? Nitrate o anong klaseng fertilizer? We have macro and micronutrients po na ginagamit. We have the complete fertilizer, NPK, magnesium sulfate or Epsom salt, and calcium nitrate. Ang NPK po, calcium nitrate and magnesium sulfate are water-soluble fertilizer po. Kaya naman siya ay bioavailable. Kapag ka po ito ang ginamit natin sa halaman, mas madali po itong ma-absorb. Given na present po yung ibang factors. So more on liquid form kayo? Or granulated form po. Liquid, no? So ito ay ilalagay dun sa tubig na pupunta dun sa input dun sa parang tray, di ba? Para madadaanan yung mga halaman. Tama po, engineer. Yun po ay NFT or nutrient film technique kung saan recirculating po yung water. Meron naman po tayong tinatawag na deep water culture kung saan nakastand lang po yung water and nakadiretso na po yung ugat doon sa tubig. That's just a passive system naman po. Yung dating yung sinasabi nila gamit yung waste ng fish, medyo hindi yata successful yun, no? Yung may fish tapos sa itong may vegetable, hindi yata masyadong successful yun compared dito sa gumagamit ng inorganic, tama? Ayun po ay aquaponics. Tama po yun. Mahirap pong i-condition paglaki ng mga halaman sa aquaponics with fish unlike sa hydroponics po. Marami po kasing kailangan i-monitor sa aquaponics kaysa po sa hydroponics. Sa aquaponics, kino-condition po natin yung water and yung presence po ng microorganisms para po ma-convert yung pupo noong isda para maging sustansya para sa halaman. So, magkaroon po ng anomaly or problem with the aquaponic system, damay na po doon pati yung halaman. Ang malala pa po noon, baka yung isda ay mamatay. Kaya po, mas complicated po ang aquaponics kumpara sa hydroponics. May mga nakita pong hydroponics value. So far, mas successful. No? And yung mga area na doon sa Tagaytay, gano'n. Mukhang mas successful ang hydroponic kaysa yung aquaponic. Opo, sa hydroponics po kasi mas other than mas madali po ang kanyang setup, mas less cost po kasi sa hydroponics like sa aquaponics. Curious lang ako, ano ba yung, kasi madami natin nababanggit kanina pa, yung sa LED lights, yung devices for carbon dioxide. Paano mag-start ng indoor hydroponics? Ano-ano yung mga kailangan nating i-ready bago tayo makapagsimula ng hydroponics? Indoor hydroponics. So kami po ay gumagamit ng passive system. In to say, ang konsumo lang po namin ng kuryente ay ilaw. Meron po kasi tayong recirculating system kung saan gumagamit po ng water pumps para po tuloy-tuloy na ma-irrigate yung mga halaman. So kami, mas practical po sa amin ang gumamit ng passive system. Deep water culture po ang tawag doon.
sa deep water culture po, pwede po tayong gumamit ng any container na meron pong possible po mag-hold ng liquid nang wala mga pong plastic leakage. Cups, Styro cups, pwede. Possible po 'yon. Sa passive system po, we are using tuna Styro box that has a 30 liters of water, capable of growing 15 plants. Yun po yung pinakamadali na nahanapin, yung Styro box. Pero yung iba naman, gumagamit po ng Durabox. O kaya naman po, yung lagaya ng ice cream. PVC po. Pwede po yung PVC, pero siya ay recirculating system po. So sa iba siya. Okay. Opo. Ulitin ko lang po, we have non-recovering and recovering system. Non-recovering passive system po, ibig sabihin, naka-hold lang po yung water doon sa container. And yung pong recovering naman, that is recirculating. Meron po tayong reservoir kung nasan po yung ating nutrient-rich water, and then nagpo-flow po siya doon sa mga halaman, pabalik po sa reservoir. So yung pong passive system, using containers and then substrate, the one that we are using po is foam. Yun po yung ginagamit namin para hawakan yung halaman. And then, diretso na po yung ugat doon sa tubig. Mahalaga lang ho na mapanatili pong malinis yung container bago po natin gamitin o lagyan ng tubig. Because maaari po mag-form ng pathogens. Pathogens are harmful bacteria and microorganisms that may bring diseases doon po sa halaman. Kaya naman, yung disinfecting po noong containers ay mahalaga. As well as yung pag-transplant po ng halaman. Kung kayo po ay gumamit ng organic material sa pagpupunla, mahalaga ho na mabalawan po ninyo ng maigi yung ugat bago po natin to i-transfer doon sa hydroponic system. As well as po yung mga foam, mahalaga rin po itong mahugasan bago rin po ito gamitin. So everything is clean, mahalaga po yun. Tapos, yung water na sinasabi mo, ito yung may mga nutrient solution na? Opo. Sa Manila, we are using commercial water po. Wala naman po kami naging problem using po yung commercial water. Kasi marami po nagsasabi that mainam po yung rainwater. Tama naman po yun. Pero with our experience, wala naman po kami naging problem using commercial water. Sir, saan natin pwede ilagay itong mga hydroponics natin? Kasi indoor ang sabi natin. So, kwarto, garahe, tama ba? Tama po yun. Maganda po na mailugar po siya kung saan meron pong airflow. Kahit po siya inasa loob ng inyong bahay, kaya po natin kailangan ng airflow is para po doon sa carbon dioxide. Hindi po kasi practical na gumamit po tayo ng device para sa production ng carbon dioxide. Mas mahal pa ang operational cost. So, yun naman, carbon dioxide is present naman po yan sa air. So, maybe we can utilize naman po yung airflow doon sa bahay para po doon sa kailangan ng halaman. Na-experience ko po kasi before na nagtanim ako talaga indoor, sarado po lahat. Oo. Sarado po lahat. Anong nangyari? Nag-dilaw yung dahon, nag-dry. Pero nung nilabas ko yung system, doon po saan meron dumadaloy na hangin, nabuhay po ulit yung mga tanong. So, doon ko na-realize na may kulang doon sa ano sa environment. That is carbon dioxide. So, ulitin ko lang po na ang carbon dioxide ay critical po ito sa paggawa ng pagkain ng halaman. That is photosynthesis, combination of light, carbon dioxide and nutrients po yung kailangan ng halaman para po sa pagtuwa ng pagkain nila, which is sugar. So, kayo sir, saan nakalagay yung inyong indoor hydroponics? Saan location? Sa bahay mo? Sa bahay ba? Sa office po namin. Doon po sa malapit sa bintana. Malapit sa bintana? Kahit salas. Ito, iniisip ko parang pambahay na ano, no? Sa, kung nakakondo ka doon sa mismong sala area mo, pwede yan. Pwede po yan. Kwarto, pwede yan. Basta may bintana. Opo, naka-open po yung bintana. Ngayon, kung hindi po naka-open yan, kung may mga tao naman po sa loob,
kasi tayo naman ay nagpo-produce naturally ng carbon dioxide. Yun po yung exhale, in-exhale natin. So, wala pong masyadong problema. Pero kung wala pong tao sa bahay, maganda po na buksan natin yung bintana para po makapasok yung air na meron pong carbon dioxide. Okay. Pero sabihin natin ko sa kwarto, ang ma-harvest mo ay hindi rin ganun kadami kasi maliit lang usually ang kwarto. Ganun Opo. Din ang salas. So, Opo. Ito ay ideal for personal consumption lang. Tama po yun. Tama po yun. When it comes to space, although we can maximize po yung space upwards, vertical, kahit pa paano, madali-dagan po yung yield natin if we are able to utilize po yung space upwards given po yung restriction sa space pa palapad. So, vertical farming naman po yun. Anong mga halaman po ang pwede natin ilagay dito sa indoor hydroponics? Possible naman po yung fruiting plants and green leafy vegetables. Magkaiba lang sila ng specifications when it comes to the artificial light. Pagka po fruiting plants, kapag ka po tayo nag-indoor for fruiting plants, kailangan po niyan at least more than 40,000 units. Mas malaki. Mas malaki po. 12 lang yung isa eh, diba? Apo. Yung po naman green leafy vegetables, is 12,000 to 30,000. Na-try nyo na yung fruiting? Naka-harvest na kayo? Opo. We have already done it with a local tomato. Hindi pa namin na-try sa mga cherry tomatoes and cucumbers. But we're on our way there for another level of experimentation. Dito po kasi sa sineset up po kasi namin, sinusubukan namin bawasan yung processes and yung methods po para po mas maging practical at saka mas madali pong ma-adapt ng community. Ang nutrient solution, pagdating sa market, medyo mahal eh. So sa inyo, kayo na rin yung gumagawa ng nutrient solution? We are buying off in a bulk order and hindi po kami bumibili ng liquid nutrient solution. Wow. Always in a granular or a powder form para po kahit pa paano mas makatipid. Mas makatipid, oo. The one that we are using right now, nakakagawa po kami ng 20,000. Nakakagamit po kami ng powder good for 20,000 liters of water. So in one year, isang beses na po kami bumili ng nutrients, so, ng nutrient powders. Tipid yun. No, iba talaga. Sinubukan yun ng pinsan ko yung nutrient solution, nakailang bili kami. Pero, yung tawag dito, sabi mo kasi passive kayo. So, paano palitan ng tubig yan? Kasi kailangan din. Hindi na kayo nagpapalit ng tubig? Hindi na po. Once na transplant po naman until harvest na. Tuloy-tuloy na yun hanggang makaharvest na kayo. Opo. Kaya naman sa mga busy nating mga nanay o mga kasama sa bahay, hindi na po kailangan ito bantayan. So, once you transplant, you can forget na until harvest. Plant and forget, kumbaga. Kaya practical po ito sa mga busy na mga tao. Siyempre, hindi po na kailangan mag-dilig. Opo. Naalala ko lang. Kikwento ko lang kasendo. Yung lola ko, siyempre lola, matanda na. So, sila, sanay sila sa traditional farming sa may lupa. Ngayon, yung tito ko naman, nagpa-practice siya, nagka-try siya ng hydroponics. Every time na makikita ng lola ko, yung tanim ng tito ko na nakalagay sa water cup, plastic cup, tinatapon niya yung laman. Tapos nililipat niya yung halaman dun sa lupa. Bakit daw ayaw magtanim sa lupa? May lupa naman. So, Sir Jester, kayo, na-encounter nyo ba to? Lalo na sa inyo, pati araw, kinontrol na natin. So, nagkaroon ba kayo ng issue or na tanong ba kayo? Bakit kayo nagpa-practice ng ganyan? May lupa naman tayo, may araw naman tayo. Depende po kasi doon sa community or doon sa lugar ng pagtataniman. Kung yung po bang lugar ninyo may presensya ng lupa. Yung po bang lugar ninyo puro concrete na, puro bato na. Cemento. Opo. No, sa urban setup,
Ang mga lupa po natin dito ay kakaunti na lang na pwedeng taninan dahil po ito ay intoxicated. Ibig sabihin, maaring may presensya po ito ng mga nakaladasong elements. Either may lead or may mercury. Kasi po yung mga nakikita natin lupa dito sa city, it's either galing sa pinagkukayan o kaya naman panambak na galing din sa ibang syudad. Na maaaring hindi na po safe para pagtaniman. Kaya naman humahanap tayo ng paraan para makapag-produce pa rin ng pagkain without the presence of soil. And also, gusto natin na yung soil ay maibigay na doon sa mga puno. And i-utilize natin yung mga space na available for leafy vegetables naman. So malaking impact po kasi kapag ka nababawasan ng puno sa mundo. Kaya kami sa program po namin, we are promoting hydroponics in order to utilize vertical spaces. At hayaan na natin yung lupa para sa mga puno. And hopefully na yung ating mga engineers and architects ma-realize na kailangan nilang isama sa mga disenyo nila yung pagkakaroon ng food production doon sa bawat building na i-design or gagawin nila. Kaya nananawagan po tayo sa mga professionals, architects, engineers, pakisama po ninyo sa inyong disenyo ang pagkakaroon ng food production doon po sa mga ginagawa ninyong building. Malaking tulong po ito for the contribution doon sa food security ng bansa natin at ng buong mundo. Yeah, and ano, at least eh, kung yung area is maliit lang tapos yung owner ang nagbabantay, mas madaling bantayan yung ano yung mga peste na uod tsaka other ano, mas madaling i-manage and at least mas malinis at walang pesticide na magagamit. Tama po, sa controlled environment agriculture po ay iwasan po natin ang proliferation po ng mga pests and diseases given na nakokontrol kasi natin yung environment. Yun nga lang po, kailangan din talaga natin i-consider other factors such as pagpapasok po kayo, for example, ng greenhouse. Greenhouse po kasi is a form of indoor farming. Pinakaiba lang po niyan, ang greenhouse po ay ni-utilize po niyan yung sunlight. Unlike yung other indoor naman po ay artificial sunlight. Wala naman po yung difference. But nonetheless, greenhouse or polyhouse farming is a form of indoor farming. So doon, bago po pumasok kasi ng greenhouse or ng polyhouse, kailangan po hindi kayo pumunta sa lugar na kung saan meron pong manifestation ng pests and diseases. Kunyari, meron po kayong open field na farm. Meron po kayong may mga pests po doon. Tapos papasok kayo ng greenhouse, mali po yun. So, unahin po ninyo muna yung greenhouse bago po kayo pumunta sa open field. So, just to be sure na wala po kayong dala. Opo. Also, yung naman pong disinfecting po noong ating footwear bago pumasok ng greenhouse ng polyhouse, mahalaga rin po yun. Mahirap pag ikaw yung may dala, nasira mo lahat ng laman ng greenhouse. Totoo po yun. Actually, na-experience namin yun. Bagong gawa lang po yung aming greenhouse. No? And we have this event launching po ng greenhouse. And marami pong taong pumasok sa loob. And what happened after a week, puro may sakit na po yung tanim namin. And that only proved lang po sa amin na talagang hindi po pwede lahat ay pumasok doon sa controlled environment po na greenhouse. Dapat talaga meron tayong mga protocol para dyan. Opo, totoo po yun. Okay sir, sa ating pagbabalik, pag-usapan naman natin yung quality ng ating mga harvest dito sa ating indoor hydroponics. Sabi mo, controlled yung area. At saka pag-usapan po natin, kung magsisimula kami ni Casendo ng indoor hydroponics, magkano ba ang kailangan namin? Yan. Pag-usapan po natin sa aking pagbabalik. Ito po ang Agree Ako Dyan. Agree Ako Dyan.
Nagbabalik po ang Agria Fajan. Kasama pa rin po natin si Sir Jasner at patuloy po ang ating usapan tungkol po sa indoor hydroponics. Sir, ang tanong ko ngayon, quality, hindi naman, dahil sabi mo, controlled, mas masarap ba ito kumpara dun sa nasa labas, yung ating mga harvest? Mas malasa po yung mga tanim mula sa lupa or organically grown vegetables. Dahil mas mataas po ang fructose content po ng mga tanim na pinalaki sa lupa or organically grown vegetables doon po sa hydroponically grown ng mga gulay. Pero yung pong sustansya, may mga researches po na nagsasabi na mas mataas po ang nutrient content ng hydroponically grown vegetables rather than organically grown vegetables. So, yung lasa ay medyo mababa pero pagdating naman sa nutritional value ay mas mataas naman ng hydroponics. So, opo. Pili so, na lang, no? Ano mas gusto mo? Masarap o masustansya? Ganon. I-clear ko lang po yung mga questions na sa danger daw po ng synthetic fertilizer versus dun sa organically grown po na mga vegetables. Synthetic fertilizers are actually derived from natural sources. Ibig sabihin, tinanggal lang natin yung lupa, kinuha natin yung sustansya. Oh, doon naman po kasi sa organically grown vegetables, we are using po organic materials and microbes in order to convert po yung sustansya na nasa organic material para ma-absorb ng halaman. But nonetheless, either organically grown or hydroponically grown vegetables, both are safe to be eaten. Yes. So pagdating naman sa numbers of days ng harvest, mas mabilis ba pagka naka-indoor or nasa labas? Mas mabilis po yung naka-indoor. Given na available po yung factors na kinukonsider natin, tama ang sustansya, tama ang ilaw na ginamit, tama ang location sa loob ng bahay. At malaking factor po kasi dito yung nutrient solution na ginamit. At saka po yung artificial light. Kapag ka po tama at balanse po ito, mas mabilis po ang harvest kumpara po dun sa naka-expose sa araw. Ganun din naman po sa field farming. Malaking factor po ang nutrients. So kapag ka po lang, kahit na puno ka ng araw, bibitin din po yung paglaki ng halaman. So, yung balance po between the photosynthesis and nutrients content po noong tubig, malaking factor po yung sa paglaki ng halaman. Oo, kasi sa inyo walang tag-ulan. umulan or umaraw po. Okay lang. Yung po kagandahan pagka sa loob kayo ng bahay nagpapatubo, bumagyo man, safe ang mga halaman. And yes. Hindi ko lang sure kung sa baha. Yun lang po. Pag mababa yung area. Pero ito ideal to sa mga condo units talaga. Ito po yan. Yung mga limited space lang po. Vertical farming, indoor, mas practical po yun. Oo, kasi yung iba, nireklamo nila. Paano kung magtatanim, iwala akong ilaw? Walang ano dito, walang bintana. Alam mo yun, yung iba kasi talaga pagka condo, 'di ba? Ano 'yan? Parang room per room lang siya eh. So hindi talaga yung parang limited lang talaga yung windows na meron sila. Apo. So far, ilang days ang harvest lang using hydroponic compare sa outdoor? Sa pagpapalaki po namin ng lettuce, common po sa amin ang lettuce sa indoor hydroponic system. Nakaka-harvest po kami within 27 days. And sa outdoor naman po, 30 days. Lamang sila ng 3 days. Opo. Depende pa po yun kung maulap po ba nung mga nakaraang linggo, araw. Pagka po ganun, mas mabagal po yung laki ng halaman. Pag may ulan o kaya may bagyo o kaya naman maulap, malaking effect po nito sa growth ng halaman. Kaya consistent po yung pag-harvest namin sa indoor other than doon po dun sa open field. Sir, kanina nabanggit mo na yung mga materials na kailangan natin for the hydroponics. Magkano naman kung mag-start tayo?
Depende po ito sa materials na gagamitin ninyo. Sa amin kasi gumagamit kami ng slatted angular bars. Ito po yung angular bars na may mga butas na. Para iyon ay gagamit na lang namin ng bolts and nuts. Unlike po yung standard angle bars, kailangan po pong gumamit ng welding machine para po makonnect mo silang dalawa, yung mga parts. Pero on our end, we're using angular bars para hindi na po kami gumamit ng welding machine. Pero through bolts and nuts lang, mas madaling i-assemble. DIY, kumbaga. Sa isang set po namin ng indoor hydroponic system, ikakahalaga po itong around 2,100 pesos worth of angular bars, slatted angular bars. And then yung styro boxes, ikakahalaga lang po yun ng mga around 170 pesos per box. Sa per box po kasi 15 holes kaya po. Kaya pa nga po umabot ng 18 or 21 holes eh. Sa isang tuna styro box. And possible po kayong umabot ng around 5,000 or 6,000 kasi bibili pa po ng artificial sunlight or grow light. So kung gagamit kayo ng mas magandang materials, mas tatagal, magagastos kayo ng around 6,000 to 7,000 pesos. Pero kung gagamit kayo ng kawayan, possible din naman po yun. O kaya naman, gagamit kayo ng ibang gamit ninyo na meron sa bahay. For example, tables na pwede yung pagpatong-patungan. May mga nabibili naman pong racks eh. Yun nga lang po, that would be also a challenge na makapag-produce ng mas marami. Kung hindi po tayo maghahanap ng mas magandang materyales. Kasi may bigat po kasi pag passive system eh. Yung tubig pa lang, kung gagamit kayo ng 30 liters of water of styro boxes, tapos ilang layers yun, kung 4 layers, edi 120 liters na po yun. So basically, kailangan po ninyong gumamit ng mas matibay na materyales. So kung iyan natin is 6,000, pwede ka nang makapag-start. Opo. Yun po ay ano na po, ang long term na po yun. Kumbaga, at least 10 years. Ay buhay, nakatayo pa po yung structure. Yung structure. Pero pagdating sa mga nutrients, ano na? Yun, ay consumables po yun. Dahil maubos po yun. So, yun po yung i-refill po ninyo from time to time. Pero hindi ka naman magtatapon. Dadagdagan mo lang. Tama. Possible po yun. Pero yung iba naman ang sa commercial po kasi hindi po natin inaallow yung reuse ng water dahil maaaring ito ay mag-contain ng pathogens or harmful microorganisms. Pero kung sa bahay po, pwedeng dagdagan na lang po. So may commercial na to. Ang indoor hydroponics ay may commercial na. Meron po pero hindi po dito sa Philippines. Sa ibang bansa po 'yan. Yes, tatanungin ko pa naman sana kung magkano yung presyo. nag-inquire po ako sa isang developer po, foreign developer po ng indoor. Yung pinakamura po nila umabot ng 13 million pesos. 13 million? That's a great investment. Kami po kasi sa Cartus Manila, we are looking into how we can increase yung aming production in a limited space. And the only way that we can do that is utilizing vertical spaces. But vertical spaces would mean expenses. So, kung hindi mo siya mapagkakakitaan, malaking gastos po yun. Kasi kami ay meron pa kami feeding program. We wanted to use that for our feeding programs po kasi in Metro Manila. Kaya lang, doon po sa investment, malaki po masyado. Mm-mm. Yes, yes. Kaya ron sa Baguio eh. Kasi yung temperature doon medyo mas malamig. Malamig. No? And so far, ano, may nakita tayo doon. Horizontal siya. Bali, ano naman, successful naman, pero magastos talaga. Magastos po sa ilaw pa lang po eh. Oo, yung ilaw pa lang po. Pero ito, ang ginawa niya is ano eh, gumamit siya ng solar.
Hindi, ano rin, san ano siya, tapos yung plastic yung yero niya, no? Tapos may black, parang siyang, ano, yung to control the light, may dinamit siyang shade. Oo. Horizontal po yan, sir. Yeah. That's an alternative po sa greenhouse farming. Yeah. So, gumamit po siya ng that's a polycarbonate material po yung roofing niya para makapenetrate po yung sunlight or plastic. Kung, usually po kasi polyethylene plastic po ang gamit sa mga greenhouses dito sa Philippines. Yung iba naman po, polycarbonate material, which is much more costly. Pero sa atin, polyhouse, mas practical po ang gumamit ng polyethylene plastic. Pero kung tibay lang din sa Baguio, polycarbonate po. So, ayun siya, ganyan nabanggit mo din na feeding program for Caritas Manila. Alam ko hindi lang yan limited for Caritas Manila. Meron din kayong San Agustin. So, ang inyong program ng indoor hydroponics ay parang nakatie up sa mga religious communities. Bukod po sa indoor, ma'am, any types of farming methodologies ginagawa po namin sa loob ng parokya. We have sa greenhouse, meron po tayong containerized, organic, para po maging demo farm. Tapos, yung pa nila naman po produce, pwede po nilang gamitin yun either sa feeding or pwede po nilang ibenta yun. Kapag naman po kasi naibenta nila yun, mayroon po sila magamit for the operating expenses po ng farm. Yes. Currently, we are feeding around 10,000 individuals in Metro Manila. Dati po kasi malnourished children lang sila po ang priority. But right now, isama po natin yung mga nagugutom na adult, matanda, bata. Kasama na po sila ngayon because of our generous donors. No? Pero kaya malaking factor, malaking tulong po, malaking katipiran po kung yung pong mga feeding sites natin ay nakakapag-produce na ng kanilang mga tanim kahit papaano para po makabawas sa expenses na ginagamit sa feeding program. So yung po yung isa sa mga objectives namin is to provide healthier, cleaner, and nutritious food doon po sa feeding programs namin through urban farming. Oo. Ang maganda niyan, malaking tipid at the same time yung monitor mo kung malinis yung pagkain na binibigay mo doon sa feeding program. Alam, diba? Alam mo kagad, alam mo kung malinis at tama dahil ikaw po mismo nagtanim. Naalala ko tuloy si Father Dodong. Father Dodong, ganyan din. Hydroponics din, di ba, kasi ng kanilang program. So, maganda ito. Sa yes. San Pablo Apostol po yun, tama po. Oo. Yeah, they are our beneficiary po ng assistance ng Genesis 129 program. Oh, nice! So, yeah, the one that you've seen dun sa roof deck. Yes. Is our assistance to San Pablo Apostol Parish. Oh. In collaboration with them. Because ang isa po sa mga nagiging successful po ang programa ng Caritas Manila dahil po sa full cooperation ng parokya at ng parish priest. Without them and without po yung mga volunteers namin, it would always be an idea lang. Kaya po malaking pasasalamat namin kay Father Dodong at mga volunteers po ng San Pablo Apostol sa kanila pong contribution doon sa project. Kasi na-provide nga po namin yung design, layout, and yung technology transfer, pero walang cooperation ng parish, mahirap po mag-success ang project. Kaya yung para po sa mga volunteers po ng Caritas Manila, para po sa aming mga programs, maraming salamat po. Nakakatawa po no, na marami na tayong ganito na concern po pagdating sa pagkain ng ating mga kababayan. Kasi ito po talaga, food stability ang kailangan natin. And ito pa, hindi lang siya hindi lang stable food ang ibibigay sa'yo, healthy pa na pagkain. So, sir, maraming salamat kasi sana dumami ka pa, no? Patulad mo. Masipag po pagdating ko sa pagpo-promote ng ganitong klaseng technology at the same time po. May puso po pagdating po sa
kabubuti po na nakakarami. Yan, hindi yung farming na hindi lang para sa sarili mo, kundi farming para sa community, para sa lahat. So, maraming maraming salamat po at marami kaming natutunan. Kasi daw, ang daming mga bagong ideas para sa atin yung indoor hydroponics. Kasi usually, nakakausap namin is hydroponics. So this time, indoor hydroponics is kakaibang approach naman pagdating po sa farming. Ayan, nakita natin, no? Wala na pong masasabi na ay hindi pwede sa amin. Dinefine na natin yun. Dinefine na natin yung excuse na yun. Hindi pwede sa amin, walang ilaw, walang araw, hindi walang pwede. Araw. So, walang space. Walang space, hindi na pwede yung mga excuses natin na ganyan. So, ito para po sa lahat, indoor hydroponics, hindi po limited sa lupa ang ating pagtatanim. Maraming paraan po para makapagtanim tayo at makakuha ng sarili nating pagkain. Yun nga, isang awakening din po kasi do yung pandemic sa atin, no, gano'n ba kahalaga yung meron kang tanim. Parang talagang dinadala tayo ni Lord sa back to basic. Diba? Yung ikaw mismo ang magtatanim at kakain ng para sa iyo. Dahil yun po ay moral obligation natin. Hindi lang sa sarili natin, hindi lang sa magulang natin, sa kapatid natin, pero sa lahat, maging sa kapwa natin. It's our moral obligation na alagaan hindi lang ang ating pamilya, pero ang bawat isa. Yes, I agree po. Agree ako dyan. Ayan, maraming maraming salamat po ulit Sir Jessler and Casendo sa ating mga kasamahan sa agrikultura. Isang magandang kaalaman na naman po ang ating natuklasan tungkol naman po ito sa indoor hydroponics kung saan maaari po tayo magtanim kahit sa loob lamang po ng bahay. Kaya hanggang sa muli po sa ating mga kababayan, samahan nyo kami kasi marami pa kaming introduce sa inyo na iba-ibang approach at method ng pagtatanim. Ito po ang Agree Ako Dyan. Agree Ako Dyan. Agree Ako Dyan. Agree ako dyan.